Magsitayo po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes na napakahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Tayo po'y lumalapit upang tayo kahabagan, nilalahad, pinipresenta po natin ang kahilingan natin. Alam ng Diyos kung ano ang nasa damdamin natin. Tayo rin ay lumalapit, hindi bilang mga individual, magdasal po tayo para sa isa't isa. Isang kapatiran tayo, isang komunidad. Upang tayo'y yakapin, yayain, upang paboran ang ating mga hinihiling sa Kanya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming Ama naming makapangyarihan, gawi mong kaming mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ganito ang inyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham,
hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo. Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na. At si Sara, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon. Sa ganito ring panahon, pagkasabi nito, nilisa ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay nawala ang kanyang ketongin. Ang kanyang ketong, "Huwag mo itong sasabihin kanino man." Bili ni Jesus. "Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ngayong Biyernes, mahalaga para sa atin dito sa Quiapo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At tayo'y pinagkaisa sa diwa niya. Alam po ninyo, baliktanaw tayo sa Hunyo. Dalawang malaking selebrasyon sa Hunyo. Nasabi ko nga, yung kapistahan ni San Juan Bautista kasi, kalahating taon na lamang, 6 na buwan na lamang, ay Pasko na at traslasyon. Yun, ang magandang balita. Bukod po sa kapistahan ni Juan Bautista, tayo po'y nagnobinaryo at nagdiwang ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Pinagnilayan po natin ang kanyang pagmamahal. Tayong hindi karapat-dapat sa kanya, minahal pa rin niya tayo. Tayo po'y may selebrasyon sa ating mga damdamin. Pagbaliktanaw lang po, mga kasama. Sa ating mga pagbasa, simple lamang. O sana, simple lamang ang ating buhay. Tutuparin lang natin ang ating ipinangako sa Diyos. Maganda. Bawat istorya, hindi ba nung bata tayo, once upon a time, ang dulo, and they live happily ever after. Di ba yan ang mga gusto natin ng kwento? Etong mga narinig natin, simple lang. Yung kasaysayan, may saysay. Yung kwento, may kwenta. Yung istorya, hindi walang katorya-torya. Ano ba yung istorya? Unang pagbasa, ang Diyos at ang tao. Ang Diyos, sino dito ang magiging tapat? Sino dito ang tutupad ng aking kalooban? Si Abraham. Opo, Panginoon! Abraham, iwan mo lahat. Opo, Panginoon! May ituturo ako sa iyong lupaing pangako. Opo, Panginoon! Bira kang makarinig ng opo. Kadalasan, ayoko. Ha? Bakit ako, ha? Eh siya, utusan mo, yan. Yung iba naman, padabog pa. O sige, sige na nga. Sige na nga. O, ganun po tayo. Halimbawa natin si Abraham. At may tipan. Yung pagtitipan, kasunduan, mutual. Ito'y katapatan at pagmamahal. Yun ang kwento eh.
At ang Diyos, pero alam ni Abraham, mabait ang Diyos. Sabi, Abraham, yung ipinangakong lupa, gatas at pulukpukyutan. Yung magiging ama siya ng mga andami-daming bituin. Kung gabi, mga alikabok sa lupa, ganyan. Kaya lang sinabi ni Abraham, 100 taon na ako, paano mangyayari? Sa loob lang niya, paano ako magiging tatay o lolo? Eh, wala pa akong anak, 100 taon na ako. Yan, sinusubukan ng Diyos si Abraham. Pero, kumapit pa rin. Nagtiwala pa rin si Abraham. Kaya nga, sabi ni ng Diyos sa kanya, Abraham, magiging tatay ka na. Magkakaroon ka ng sarili mong anak kay Sarah at ipapangalan mong Isaac. Kaya nga ang Diyos natin, yung sa lumang tipan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at para maging lolo siya, Diyos ni Jacob. Ang Diyos mabait, mabiyaya. Tinutupad niya ang kanyang ipinangako. Yan ang aral. Tumalima tayo sa Diyos. Sa ating ebanghelyo naman, simple din, ayon kay San Mateo, may isang ketongin. Napakadaming tao. Yung may ketong, iniiwasan yan. Kung tayo yan, yikes, yigs, may ketong. Hindi ko yung kauri. Madumi, madumi. Diba? Lumapit itong ketongin. Lumuhod sa harap niya. Ginoo, kung ibig ninyo, kung gusto niyo, mapapagaling po ninyo ako. Isang kahilingang nagmamakaawa, nakaluhod. Kating-kating na siya. Yung may ketong, kinamumuhian siya. Sa Facebook, kung nabubuhay siya, walang friends, walang likes, walang loves, walang shares. Ano ginawa ni Jesus? Lumapit sa kanya. Yung mga tao, whoo! Inawakan siya ng sabi, ibig kong gumaling ka. At pagkahawak nun, eh, wala namang dalang salamin yung ketongin. Pero naramdaman niya, ba? Hindi na nakakakati. Diba yung kamot ng kamot ka, no? Makuha yung balat mo eh. Ha? Diba na? Aray! Ang kirot! Bigla na lang. Ba? Ang kinis ah. Ba? Kinis porcelana. Sabi ni Jesus, huwag mo itong sasabihin kanino man. Pumunta ka sa seserdote para magkaroon ka ng sertifikasyon na malinis ka na. Hindi lang nawala yung ketong o yung sakit. Guwapo na siya. Yung balat niya, artistahin, batang-bata. Sanggol, parang tanggol yung kaso doon sa yung isang pagpapagal niya sa ketongin. Hindi lang nawala yung sakit. Ano aral po nito? Huwag tayong matakot lumapit sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya ang niloloob mo. Sabihin mo ng tahasan. Sabihin mo ng direktamente. Ano ba gusto mo? Ikaw, ano ba hiling mo? Huwag mo nang pahulain ng Panginoon. Pakamuti ng ulo ng Panginoon. Ano ba gusto mo? Minsan, ganun tayo. Hindi natin alam kung anong gusto natin.
Ibig ko po, di sabihin ninyo. Hindi ba may nobina tayo? Mabahing nobina. State your intention. Ito, kayo, ako. Sabihin natin, ako, ikaw, kung ano intention mo. Ano ang, hindi tat, ikaw na lumapit. May tapang ka. Ayun. Bilang panghuli. Kahapon po, binasbasan po ni Bishop Ted, meron po tayong lapida sa likod. Ano? Kulay itim. Lapida. Alang-alang sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno at lahat ng namatay dito sa bayan at sa buong mundo dahil sa pandemyang coronavirus, alalahanin po natin sila. Tayo po yung mga tao. Isaalang-alang po natin. Marami na po. Mataas na tao. Mga taong ordinaryo. Ang mga namatay ngayong pandemya. Yan po ay paalala sa atin. Nasa simbahan tayo. Na huwag nating kaligtaan sila. Sige po. Sa tulong po ni Maria, ni San Jose. Mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque, kasama ng ating patron, San Juan Bautista. Huwag po tayong makalimot. Huwag po tayong matakot lumapit at sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ito po ang pangangailangan ko. Pakinggan niyo po ako. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko pong mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humihingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon na may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bigyan pansin niya ang ating mga panalangin. Tugon po natin, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot. Sa mga sakit na hindi pa nalulunasan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad, naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Para sa ating bansa at sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming mga panalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alagad tinapay alay namin sa
mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging lugod katawan mo. Jesus Nazareno, alag at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinibigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanap. Kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bag niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa.
ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw kasama na si Benigno. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban na kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inanggap ko si Jesus
at ang puso'y kaisaya, pagkain kanyang bigay, kumunion tayo. Buklot tayo sa Diyos, tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pagkain kanyang anay, magsimba tuwing Linggo, hularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pag-asa kanyang taglay, sa langit walang hanggan, tumakbay ilipin mo, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. 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 Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling.
Ialay mo po sa Panginoong Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundaan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami maigya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami maigya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami ma-adjust sa mga salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang makahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanalagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nilang mga pangako nila sa binyag na ikalang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, nilulwalhati ka namin.